Hello, what's up mga sangkay? Pag-usapan po natin at i-review po natin itong sinasabing kalukuhan o manong ginawa ng mga iilang pare, hindi naman marami mga sangkay. Kasi nga po, may viral po na video po patungkol po sa ginawa nila sa loob ng simbahan. At ngayon mga sangkay, nag-react ang netizens. At dito mga sangkay, na nainis o na bad trip din po ang marami sa ating mga kababayan. At ito po ang i-review natin ngayon at pag-uusapan. Pero bago po tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang ating video. Alright, napakadali lamang po niyan mga sangkay. So ito na, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! So, ayun nga po mga sangkay. Usap-usapan ngayon ang ginawa nitong mga pari sa loob ng kanilang simbahan. Okay? At hindi po nagustuhan ng marami sa mga Katoliko ito. So ito po yung video mga sangkay na nagpang-abot na po sa mga balitaan. Oh, hindi po yan mga sangkay. Wait lang. Yun. Ito. Ito po yun. Sabi po dito, The News 5 pinuna online ang isang pari na sumayaw ng viral dance craze sa TikTok na ting ting tang tang. Ano ba to? Sa isang simbang gabi. Uy, sa simbang gabi pa pala ito. Doon po sa Danao City, Cebu. Naku naman. So hindi po ako ang nagpuna. Ako, ang gagawin ko lang ngayon is i-review itong ginawa nila. So, ito, panoorin po natin. Pinuna online ang isang pari na sumayaw ng viral dance craze na naku, ito na. Ting-ting-tang-tang sa isang simbang gabi sa Danao City sa Cebu. Simbang gabi pa ito, mga sangkay. Ano naman kaya ang masasabi riyan ng simbahan? Nasa frontline ng balitang yan si Juan Gualvez. Yan na. Grabe, no? Kahit ito, di naman ako Catholic, mga sangkay, but may mga friends po ako from Catholic Church. So, ewan ko kung anong reaction nila. Pero siguro, ganun din po ang reaction ng marami sa mga kababayan po natin. Ito, panoorin na lamang po natin. Ayan, no? Umani daw po ng samot-saring reaksyon. Kasama ilang sakristan, punong-puno pa ng energy ang paring ito habang sumasayaw sa altar matapos ang isang simbang gabi sa Pambihira. Thomas of Villanueva Parish sa Danao City sa Cebu. Sa Cebu ito mga sangkay ha. Nako. Dinig sa video na ito, nakuha ni Yeng Abinales ang palakpakan at hiyawan ng ilang nagsisimba. Ang siste, hindi ito nagustuhan ni Abinales. Ayan na. Ito yung nag-video ha, nasa loob po ata siya ng simbahan. Ayan po, itong Yeng Abinales. Sa kanyang caption, kinwestiyon niya kung tama bang ginagawa ito ng pare sa kabila ng paniniwalang sagrado at itinuturing na pinakamataas na uri ng papuri sa Diyos ang misa. Ayan na, yun no. So you wake up early in the morning for this? Yun po yung sabi ng nag-post. If you believe that the holy sacrifice of the Mass is the highest from form, is the highest form of worship, and is the same sacrifice as the sacrifice of Jesus on the cross, will you really do this crap? Ayan po, yan po yung puna niya, mga sangkay. Sa madaling sabi, hindi po niya nagustuhan ito dahil nga po nasa loob umano ng simbahan. Ang video na yan, umabot na sa mahigit 1.3 million ng views sa Facebook. May 23,000 shares na rin ang video. Mabihira, ang laki na ng views. Alam nyo, di ko ma-imagine kung mayroong, halimbawa na lang ha, halimbawa, hindi Katoliko, sa loob po ng simbahan nyo, yung pastor nyo nagaganito habang nasa stage. Or yung ano, kung sino man yung pinuno ng simbahan nyo nagaganito sa loob ng church yun, sa pulpito, kayo rin ba ay matutuwa o hindi? I-comment nyo po, mga sangkay. If ever lang. So dito,
Parang ang dating, ito daw po ay iskandalo ng mga pari doon sa Cebu. O hindi pala mga pari, ng isang pari. Okay, doon sa Cebu. At sa totoo lang, mga sangka, hindi lamang po siyang gumawa ng ganito. Marami na pong mga pari. Okay? Ito, bago-bago pa lamang po itong nag-viral, pero mas marami pa po. Ibang mga pakulo naman ang ginagawa. Naalala ko nga po nung eleksyon, may isa pong kandidato, di ba? Sa loob po ng simbahan ng Katoliko, kumakanta ng team song ng isang kandidato. If you remember that, comment nyo po sa ibaba, mga sangkay. Gamat maraming natuwa, umabot naman sa mahigit 1,000 ang tila nagkalit tulad ni Abinali sa ginawa ng pare. Oh, di ba? Marami po ang nainis din, mga sangkay, dahil po sa ginawang ito. Eh kayo, para sa inyo, okay lamang ba gawin ng ganitong klase sa loob ng simbahan ng Katoliko? Ako, mga sangkay, kung kukunin ang opinion ko, wala akong pakialam kasi di naman ako Katoliko. Diba? Pero, sabi pa nga, simbahan po yan. Bahay sambahan, dyan nagsasamba. So, siguro ang inaano dito ng mga Katoliko is irespeto ang loob ng simbahan. Since ito ay sinasabi nilang banal na lugar para sa pagsamba ng mga Katoliko. Diba? Para sa kanila. Ako kasi, wala akong pakialam kasi nga, di naman pa ako Catholic. Pero kung siguro sa church namin nangyari yan, pwede akong mag-react. Kung ang Archdiocese naman ng Cebu ang tatanungin, wala silang nakikitang mali sa ginawa ng pare. Diba? Wala daw na, ito ha, ang sabi, walang nakikitang mali. Nga lang, aminado sila na maaaring naka-offend nga ito para sa ibang mananampalataya. Sabi pa ng Archdiocese, sa labas naman ng misa ito ginawa ng nasabing pare. Yan po, basahin nyo na lang mga sangkay. Yan po yung komento ng, isa po ata ito sa mga, ano ba tawag dito? Opisyal. Ang naging intensyon lang ng pare ay magpakalat ng holiday cheers. Pero sana raw ay tinanggal ng pare ang kanyang vestments para kahit papano'y hindi maging offensive. Para sa inyo guys, tama ba yung komento nitong si Joseph Tan? Ano ba to? Di ako siya kilala eh. Spokesperson of Archdiocese of Cebu. Hindi naman pinangalanan ng Archdiocese ang nasabing pare. Sa iba pang mga naunang ulat, bukod sa pagpapasaya, layon din daw ng... ...pare na makalikom ng pondo para sa ilang proyekto ng simbahan at sa kanilang mga nangangailangang empleyado. Manis! Nagbabalita mula... Pero para sa inyo, mga sangkay, kayo... Oo, ulitin ko, wala naman akong masamang tinapay kasi hindi naman po ako Catholic. Pero kung kayo ang tatanungin ko, okay lang ba ito? Eh sabi po sa skandalo daw po ito ng isang pari kasi nga po simbahan, doon po gumawa ng ganitong klaseng ano. Pero kayo, para sa inyo, matatawag ba ito na iskandalo ng isang pari sa loob ng simbahan? Sa tingin mo ba, okay lang po ito na gawin sa loob ng Catholic Church? I-comment lamang po sa ibaba. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan, at palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.